Noong January 2020, na-rescue sa Cavite ang isang ibon na may mahabang tuka at may hindi pangkaraniwang kulay. Marami sa mga residente ng Cavite ang hindi matukoy kung anong klase ng ibon ang kanilang nahuli. Ikaw, alam mo ba kung anong ibon ito? Ang ibon na aking tinutukoy ay ang mga hornbill. Mas kilala ito sa tawag na kalaw sa wikang Pilipino at sila ang ating bida for today's video. Hi! Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Espesyal ang mga ibon na hornbill dahil isa ito sa mga pinakapaborito kong uri ng ibon. Maswerte ang Pilipinas lalo na't maraming species ng hornbill ang makikita sa ating bansa. Ang kalaw na nahuli sa Cavite ay ang tinatawag na Rufous Hornbill. Angat ito sa ibang ibon dahil sa matingkad nitong kulay. Dahil sa pagtutulungan ng mga residente, dinala sa rehabilitation center ang ibon upang ito ay gamutin at muling pakawalan. Kung tutungo tayo sa Palawan, dito mo makikita ang pinakamalaking hornbill sa ating bansa. Ito ang mga Palawan hornbill o mas kilala ng mga lokal na residente sa tawag na talusi. Dito naman sa Luzon, makikita ang pinakamaliit na species ng hornbill sa bansa. Ito ang tinatawag na Luzon Tariktik hornbill. Maliban sa Pilipinas, ang mga hornbill ay matatagpuan mula Africa hanggang Asia. Tinawag silang hornbill dahil meron itong parang sungay sa taas ng kanilang tuka. Ang tawag rito ay kas. Mahalaga sa mga lalaking hornbill ang kanilang kas dahil ginagamit nila ito upang maakit ang atensyon ng mga babaeng ibon. Mas malaki at mas makulay ang kas, mas gwapo sa paningin ng mga babae. Kung minsan, nakatutulong din sa kanila ang kas upang lumakas ang kanilang boses. Sa lahat ng mga kalaw, ang mga rhinoceros hornbill ng Southeast Asia ang may pinakamalaking kask o sungay sa ulo. Ito naman ang helmeted hornbill ng Indonesia na may ubod ng tigas na kask. Ayon sa iba, mas matigas pa daw ito sa sungay ng elepante. Kung pagandahan ng kulay ang labanan, aba, eh hindi magpapahuli dyan ang pamilya ng mga kalaw. Nariyan ang mga knob hornbill na kapansin-pansin ang kulay asul nitong baba. Ito naman ang reed hornbill na angat ang kulay dilaw nito sa baba. Maski ang kanilang mata, may iba't ibang kulay. Merong mata na kulay asul, kulay pula at pati kulay berde. Maliban sa kulay ng mata, mapapansin mo na meron itong pilik mata. Isa ito sa mga kakaunting uri ng ibon na nabiyayaan ng magandang eyelash. Ginagamit nila ang kanilang pilik mata upang hindi sila madaling masilaw sa sinag ng araw. Pagdating sa sukat ng katawan, merong kanya-kanyang katangian ang mga hornbill. Ito ang red-billed hornbill na halos kasing laki lang ng parot na hawak ko. Samantala, meron namang mga ground hornbill na kayang lumaki ng 3 kilo. Ang mga African ground hornbill ang pinakamalaking species ng kalaw dahil kasing laki nito ang mga pabo. Dahil sa malaki nitong katawan, ang mga ground hornbill ay ubod ng tapang. Ito lamang kasi ang uri ng hornbill na kayang humuli at kumain ng makamandang na ahas gaya ng puff adder. Hindi pihikan sa pagkain ang mga hornbill. Kumakain ito ng kahit anong prutas hanggang sa maliliit na hayop gaya ng insekto at butiki. Sa tuwing wala silang mahanap na prutas, saka mo ito mamamata ang humuhuli ng paniki. Gaya ng napapanood mo sa video, kitang-kita kung paano humuli ng paniki ang mga hornbill. Kung minsan, pumupunta rin ito sa pugad ng ibang ibon upang kainin ng mga bagong pisang sisiw. Kahit mukhang nakakatakot ang mga hornbill, sinisigurado nila na meron silang oras para sa pag-ibig. Mahalaga sa mga kalaw ang buwan ng Pebrero dahil ito ang simula ng kanilang mating season. Ang mating season ay ang panahon kung kailan naglalabing-labing ang mga hornbill.
Sa tuwing buwan ng mating season, maririnig mo ang boses ng mga lalaking hornbill sa buong kagubatan. Gumagawa ng ingay ang mga lalaking hornbill upang kuhanin ang atensyon ng mga babaeng kalaw. Espesyal ang panliligaw ng lalaki sa mga babae dahil ang mga hornbill ay pumapasok sa monogamous relationship. Ang ibig sabihin nito ay hindi nagpapalit ng asawa ang mga hornbill. Tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa mag-asawang hornbill. Nagsisimulang manligaw ang mga lalaki sa paraan ng pagbibigay sa mga babae ng libreng pagkain. Ang lalaki na pinakamasipag magbigay ng pagkain, yun ang magugustuhan ng babae. Kapag pumatong na ang lalaki sa likod ng babae, ito na ang simula ng paglalabing-labing ng mag-asawang ibon. Kapag namunga na ang pagmamahalan ng mag-asawang hornbill, ang mga babaeng kalaw ay maghahanap ng butas sa kahoy bilang pugad. Pinipili ng mga babaeng kalaw ang magtago sa loob ng kahoy dahil ligtas ito sa mga kalaban gaya ng alamid at bayawak. Upang mas lalong magiligtas ang kanyang pugad, tinatakpan pa niya ang butas ng pinatuyong putik. Dinaragdagan pa nila ito ng sarili nilang dumi at dagta ng halaman upang maging kasintigas ng semento ang kanilang harang. Kapag matigas na ang semento, wala nang ibang hayop ang makakapasok sa kanilang pugad at maski ang mga babaeng kalaw ay hindi na kayang lumabas. Nang dahil sa hindi na makalabas sa mga babaeng kalaw, trabaho ng mga lalaking hornbill ang humanap ng pagkain at siya ang nakatoka upang magbigay ng pagkain sa kanyang mag-ina sa loob ng 4 na buwan. Mabigat ang trabaho ng mga babaeng kalaw dahil 4 na buwan silang nakakulong sa loob ng pugad. Samantala ang mga lalaking hornbill naman ang magpapakapagod sa paghahanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Oras-oras kong maghatid ng pagkain ang mga lalaki upang hindi magutom ang babae sa loob ng pugad. Kapag malaki na ang kanilang sisiw at kaya na nitong lumipad, saka na lamang nila sisirain ang butas sa kanilang lungga. Sa ganitong paraan, muling makakaramdam ng kalayaan ang babaeng kalaw sa nakalipas na 4 na buwan. Importante ang papel ng mga tatay na hornbill dahil sila ang nagpapakain sa kanyang mag-ina. Kaya kung may hunter na mamamaril ng tatay na hornbill, maaaring mamatay rin ang kanyang mag-anak na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Pero sa kasamaang palad, marami pa ring hunter ang hindi pa rin tumitigil sa pagpatay ng kalaw. Kada taon, libo-libong hornbill ang pinapatay ng mga hunter para ibenta ang karne. Isa sa madalas huntingin ay ang mga helmeted hornbill. Ang kask o yung sungay nito ay pwedeng kolektahin upang lagyan ng dekorasyon at ibenta sa mataas na presyo. Ang isang ornament tulad nito ay naibibenta ng 20,000 pesos. May mga hunter din na humuhuli ng kalaw upang ibenta bilang exotic pet. Makukulay kasi ang balahibo ng hornbill kaya maraming nagkaka-interes na mag-alaga nito. Dahil sa kagagawa ng mga tao, ang mga hornbill ay peligro ng maubos. Sana ay huwag natin pabayaan na ang ganito kagandang ibon ay tuluyan ng mabura sa ating planeta upang maabutan pa sila ng mga susunod na henerasyon. Kung ikaw ang tatanungin, anong species ng hornbill ang pinaka nagustuhan mo? O hindi kaya, ano naman ang hayop na gusto mong ibida sa susunod nating episode? Gusto mo ba ng topic tungkol sa mga leon? O gusto mo ba ng topic tungkol sa mga buwaya? O hindi kaya ay ang topic tungkol sa mga misteryosong hayop? I-comment mo na yun sa baba nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ayeza, Jail at Amiya. Hello rin kay Denise Ann at Denver Labog. What's up kay King Al Riley Katanghal. Shout out kay Mariano Caboverde, Kino Lumibaw, Rosaline at Daniel, Pasensya Family at kay Baby Scarlet Heart. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys in my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel.
don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!